A child is a human being. Sabi dito sa ano, no? Are children human being or human becomings? Comment, no? Dahil si Pastor Bacalares ay meron siyang statement na ang mga bata ay hindi tao, no? So yan ang tatalakayin ngayon natin, no? Ang bata ay hindi tao. Mas mabuti natin itong tatalakayin, no? Totoo ba ito na ang bata ay hindi tao? Okay, babasahin natin yung mga komento ninyo, mga kapatid, no? Na ang bata ay hindi tao. Dahil pinupost ko ito kahapon, no? Ito yung aklat, mga kapatid. Ang ganda ng aklat, no? Okay. Sumabot ito ng... Pasalamat pala tayo sa mga kapatid natin na umabot na tayo ng 301 followers sa ating Facebook page. At sana i-subscribe din ninyo ang ating punto por punto YouTube channel, dahil malaking tulong po yan sa evangelization natin. Okay? Pinupost ko dito, sabi ni Pastor Bacalares, isang SDE pastor, ang bata ay hindi daw tao. Kung ganun, ang biik ay hindi pa baboy, hindi pa din baboy. Nagdetsyon kami ng biik, so pwede itong kainin ng mga sabudista. Bakit? Dahil hindi pa ito baboy, no? So, umabot ng 8,000 sa reactions, 1,004 comments, and 583 shares. So, basahin lang natin itong mga comment nila. Si Jasper J. Isulan, hahaha, wala talaga silang ligtas sa iyo, Father. Si Palanga nako nga gigi aw kaon kayo si Pastor Anak Pads. Kay dili pa naman na baboy. No. And yeah, si Clare sa hahama o Jundre. O si Jonathan Katayok, Joker din pala si Father. No. Yan nag... Nag-react si Ima Antikin. Dili, Joker, bugal-bugalon. Si Arnold Trinidad, bugal-bugal, jud kay naigo ka man, bro. Hindi to, bro. Babae ito, si Ima Antikin. Kadakong binuang sa mga pastor, may ingong dili tao ang bata. Basin ka ng inyong anak, dili tao. So, yan, sinasagot lang natin. Kina-counter lang natin yung argumento nila. Si Jonathan Katayo, kay pasensya na, dili ako makasabot. Kay dili ko Bisaya, kay intindi, mi jutay lang, no? Pero Bisaya itong ano, pag-chat po, no? Naigo ka, madam. Si Michael Joseph Vogak Vigo. According kay Bacalares, di daw tao ang bata. Wala na pud siguro kainom sa iya. Sa iyong tambal. Kay pasensya na, dili ako kasabot. No? Tama, Father, pwede ka kainin yan kasi hindi pa din baboy ang biek. Joseph V. Chair. So yan, kung ang argumento ninyo na ang bata ay hindi tao, so dadalhin natin yan sa baboy. Dahil yung mga sabarista, hindi kakain ng baboy. Yung karne, yung lutong baboy, no? Tinutukoy natin.
Dahil ang biik ay hindi pa din baboy, no, pwede na natin ipakain sa mga sabidista yan, no. Kung susundin natin ang argumento ni, hindi naman tama yung argumento ni kapatid na Chris Bacalares. Nandun pa ba siya sa, ano, sa Holy Land? Pero yung mga historical site of the life of Jesus are the church being established there is a Catholic church, not a Seventh-day Adventist. Kalami ana drioy lami judni nga ang di pababoy si Teresa Maria Annunciano. Si Estrella Patulin, kalami sa litsyon padre, badya. Mukao na jud sila ana kay Baktin paman. So at ati din i-advise ati mga kapatid na wag masyado, no, hindi pasubrahan pagkain ng karne, no. Dahil kapag sobra na, lalakas, dadami yung cholesterol, sugar. I hope tama-tama lang, no. Little for everything, mga kapatid. Dahil sa panahon sa mga tsila, maliit lang ang namatay sa espada. Pero maraming namatay sa kutsara. Ano yung point ko dito? Moderation lang po. Huwag kayong kakain ng masyado. Moderate lang. At kung magkasakit na kayo, fasting is the best medicine. Fasting, healthy food, healthy fasting, no? With, bakit healthy fasting? Dahil kakain ka ng healthy food, no? Aalay mo sa Diyos lahat ng mga gawain mo. It is a spiritual thing. May spiritual component yung ginagawa natin. Or connection. Aha, Bakchabra na biyahe sa Israel. Labaw pa siyang, hindi na ko lang mabasahin yung mga personal, ha? Na ang original na sabadista sila, Pikuira ba? Kalami anak father, bantog rang bawal nila, lami man di ay. So, pero wag kayong kakain ng sobra. Wow, father. Darwin, kalami sa panit, sa litson, lami kayo. Little for everything. God bless you always. Amping kanunay. At anong sinabi ni Kristo sa banal na kasulatan? Dahil pinagbawal talaga yung baboy nung sa Old Testament. Malinaw naman yan sa banal na kasulatan. Pero sa panahon ni Kristo, anong sabi niya? Babasahin natin ang banal na kasulatan, ha? Dito sa verse 14. Ito nakasulat, mga kapatid. Sa New International Version, again, Jesus called the crowd to him and said, "Listen to me, everyone, and understand this. Nothing outside a person can defile them by going into them. Rather, it is what comes out of the person that defiles them." So yung makapagdumi, tingnan natin yung Tagalog version. Search natin, mga kapatid. Makapagdumi natin ay hindi yung pagkain. So ito na yung si Kristo na yung fulfillment sa lahat ng mga ano, eh. Hindi naman yung ating sariling interpretation lang, no? Basahin natin sa Tagalog. Matthew chapter 7. Marcos. Oh, nawala yung signal, ha? Wala yung signal dito. Nawala. Galit pala yun sa ano? Sa Facebook.
Dito tayo mag-search. So, ang makapag-dumi natin yung ating mga maanghang na salita, yung mga curses, yung mga pagkamaritis natin, pagkamirasul natin, yan ang makapag-dumi, hindi na yung nothing outside a person can defile them. Listen to me. Sabi niya, listen to me. Everyone and understand this. Everyone and understand this. Nothing outside a person can defile them. But them by going into them. It is all about sa pagkain. Teka muna. Hmm. 21. For it is written, out of the person's heart, what comes out of a person is what defiles them. Yung mga salita natin. For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come. Sexual immorality, thief, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defile a person. Ang makapag, yung masama natin na mga, yung isip natin, masama yung mga iniisip natin, yung mga salita natin, yun ang makapagdumi sa mga tao. Are you dull? Are you so dull? He asked, don't you see that nothing that enters a person from the outside can defile them? For it doesn't go into their heart, but into their stomach, and then out of the body. And saying this, Jesus declared all foods clean. Lahat ng mga pagkain ay nilinis niya. No? So, pwede tayo kakain ng biik, baboy, pwede na. No? All declared all foods clean. So, nilinis na niya. Mawag din magduko ang baboy, ang mga baktid. Kaya mauwaw sila silang inahan. So, bakit daw yuyuko yung mga biik? Dahil nahihiya sila sa kanilang nanay na baboy. Mukhaon mo na sila, Pads. Basta libre. Si Dixon Pabal. So, ayon sa paboritong sitas ng Sabadista, Mark chapter 2, verse 27, ginawa ang Sabat para sa tao. Ibig sabihin, hindi kasali ang kanilang mga bata, maliit, kasi para sa tao lang ang Sabat. Si Elmer de la Pidia. Ang ganda niyong, ano, yummy Matt Solitson, Father. Enjoy! Rating, Padre. Si Mercy Pipito. Si Socorro Lukay-Lukay, bata pa ng babuya, Dre. No, bata pa, ano. Gamay kay nga baboy, biik pa. Si Nabil Maaba Bagay Briguli. Good noon, Father, watching from Manulo Fortits, Bukidnon. Kumusta kayo sa taga Manulo Fortits, mga kapatid? Ipakauna ni Pastor Andre. No, pwede siya kakain ito dahil hindi pa man ito baboy. Anilijing in Lanuza. At si Chiri Izor Ginate. naunsa po ni sila Drino, no? Si Connie Pau, si Fitan, mayong udto, Father, pagkalamian sa imong lechon biik, Father. God bless, pagkaon o ahos, Father, huwag inom dayon ka o pineapple juice, no? Panghili siguro ni. Si Irene Mercado, Kulio, lamian na, Father, oy, ang sarap niyan, Father. Nayabag na guning SDE, Father Dar. Na ako'y barkada SDE, dire, dili mo kaon og baboy, pero na election baboy, mo kaon og palitra. Paita sabton. Si Vance Janipin Asenyas. So, minun din ako sa sports and evangelization, may nag-attend ng mga sabadista. Yung kinatay namin ay baboy, no? At kumain sila, no? Dahil wala yung pastor nila eh. At okay lang, basta biik. Dahil hindi pa naman yun baboy. Pahingi ng lechon si Ruilan Gonzalez. So, namamili lang ako ng mga comment dito. Ha, dahil ang dami po, hindi ko matapos. Wow, wow, lami sa budbud, Father. Si Nilo Ring de la Paz, no? Lami mo dyan ang budbud, mga isuot.
Oh, may gusto mo pa picture sa atin dun sa labas, mga kapatid. Ito, basahin na natin yung ilang komento sa kay Pastor Bacalaris, mga kapatid, no? Dahil na just imagine na Pastor Kat, sabihin mo yan, hindi maganda yon, no? Tanungin natin si ano, eh. Tanungin natin si Google. Does a child is human being? Okay. A child is a human being. Sabi dito sa ano, no? Are children human being or human becomings? Ah, ang ganda nito. Are children human beings or human becoming? With regard to children, they are human beings in their own society, but human becomings in adult society. So, human beings na sila. They are human beings in their own society, but human becomings in adult societies. Becoming, becoming, their potentiality will become realized or actuality. So, they are human beings, no? A child, plural children, is a human being between the stages of birth and puberty, and between the development period of infancy and puberty. It may also refer to an unborn human being. Yung hindi pa nga naisilang, human being na. Pastor Bacalaris, atensyon ha. Humingi ka na lang ng tawad. Is a newborn baby a human being? It is a human individual, even if it lacks a complete brain. Kahit hindi pa na isilang. Pastor Bacalaris, no? Meron ka bang reference dyan na ang bata ay hindi human being? What is considered being human? What does being human mean? Being human means living life through self-awareness and consciousness behavior to attain one's full potential. Living life. Buhay na yan eh. Hindi human being na yan. No? What is a child defined as being? Bakit yun define natin? For the purposes of present convention, a child means every human being below the age 18 years old, unless under the law applicable to the child. Maturity is attained earlier. Article defines children as all human beings. They're all human beings. Is a child being human being? All the biological child is a human being between the stages of birth and puberty. Ang dami dito. Is a fetus human? No. Did you know in recent years, modern medicine has revealed the truth about unborn babies? Overwhelming, confirming that an unborn baby is human. Tao na talaga. Paano yan, Bacalaris? Zygote or embryo or fetus. Even fetus, ha? Stages of biological human development. And as being does not deprive development into a human. Do not deprive. Describe the development into a human person. Yung zygote, embryo, fetus. No? Is fetus human? Yes. What is called human being? So, kahit fetus ha, human being ngayon ha. Is a child fetus? A baby to be isn't considered a fetus until 9th. Week after conception or week 11 after your last menstrual period. Menstrual. Ang embryo is not human. Ang embryo. A fertilized embryo is not a human. It needs a uterus and at least 6 months of gestation and development, growth and neuron formation and cell duplication. Human embryos, no less than human fetuses, infants, toddlers, children, adolescents, are human beings.
So, wala ka ko nabasa dito na when a child consider a human being, sign natin ito. So, kung tutubo na, kung ma-form na yung kanyang utak, he is called human being. Is a child a person? No? Yes! At birth, no? Kailan ba ma-consider? At when a child considered a human being, at birth is when a child has a legal rights of the human of a human being. Until recently, that was already the point when evangelical believe a child became a human being. So walang papabor sa'yo dito, Pastor Bacalares, no? So hindi maganda yung sinabi ni Pastor Bacalares. Mas mabuti na i-recant niya yung sinasabi niya na mali talaga yung sinabi niya. So ang dami nagko-comment sa atin. So patuloy tayong magbasa, mga kapatid, ha. Sa ilang komento kay Pastor Bacalares. At sana maka-dialog ito dito sa Bohol. Ako bahala, no? O sa mga mas mabuti na may dialog tayo na patunayan mo na ang bata ay hindi tao. Patunayan mo na ang bata. So patunayan ko na ang bata ay tao. Negative naman yung hindi tao, di ba? Patunayan ko na ang bata ay tao. So Pastor Bacalares, at dahil siya ay tao, pwede natin mabautismuhan po. Pwede natin mabautismuhan dahil tao siya eh. At follow and subscribe sa YouTube channel natin. May pinupost tayo na blasphemous act yung ginagamit sa organizers of the Paris Olympics. So kindly follow and subscribe YouTube channel, no, para magkasabay yung taas ng ating mga subscribers, hindi lang sa Facebook hindi din sa YouTube channel natin. Okay, suportahan nyo po ito para marami tayong matutulungan po. Amen. Ano pa yung mga comment dito? Ang daming mga comment ni Pastor Bacalares eh. No, isang pastor sa Cagayan ba ito? Sana masagot niya ito at mas mabuti mayroon tayong dialogue kahit anong topic po ating pag-usapan. I-communicate niyo lang si Jando para dito tayo sa Bohol. Ako bahala sa sound system at meron na tayong stage na gagamitin po para dyan, para maging mataas na at hindi makita na tayo sa maraming tao. Hihi, palamaut kay ka-father sila, no? So, 5 minutes lang, magbasa ako ng Silin tapaw, hihihi, ka-joker ni father. Tama po, father, ang biik ay hindi pa babo. Hihihi, kalami anak, father. Oy, sobrang saya ko po talaga. God bless you po. Always, Father Darwin. Enjoy your day po, Father Darwin. Amping kanunay po. Daghan-daghan sa... Dahan-dahan sa taba. Totoo. Makatambok rabadyo na. Sobrang cute kaayo si Father. No? Si Cyril Lumain Tura. Lisod pod mukaon kag baboy. Nga naapamanay hikot. Karning baboy. Siguro. Hihihi. Kani sila ba? Di man ta mukaon og baboy jod. Totoo yan. Si Dicky DeLance, pwede na ka mangimbitar nila father kay mukaon man sila biik, no? Hindi man nababoy. Murag ipit yun si Pastor Aniba. Wahaha. Si Johnny Kapuso kagatin. Lastar Imer, mukaon si Bacalares o Baktin. Dili mukaon og baboy. Si Jamin Saplot Daniel, padre, mayong udto, lami kayog sudaan. Si... si Paul Aton Anyubird, si Kan Palagot sa kontra jud imo gawba pants, no.
So, ato lang gitubag sa lagaw, no? Parang mabibo sa danya, makat-on pa dyan ta. Si Kuni Pao, I wanna ask everyone how to send stars. I'm ignorant cause I really didn't have any knowledge about this. No, nagpaturo ka sa mga kasamaan mo dyan, kapatid. Si G, Tabo, Kuran, Maudi, ay, mga onra sila, glitson, padre. Daghan ko kauban sa barista mo, kaon, judo, glitson. Oy, Maudi na ang rason behind that argument nga nung mukhaon sila, glitson, kay Biikra, no? So, sino pa? Ang dami dito mag-comment, mga kapatid. May dinuguan. Oo, nagkasakit na daw yung mga Katoliko dahil walang control sa pagkain. Result of wrong interpretation of Acts chapter 10. So, si Ree Dinori. So, si, nag-ano tayo ngayon, nag-advise na eat little for everything. Samot si Bacalaris and Father, by the way, hope enjoy ka uling pares. Si Gigi Silarum. Zeus, nang-enjoy ko, imingaw ko sa akong akong best friend nga pare na si Kuya Munel. Kumidyante po di kapads na si Oliver Nawa. At si Maude kusog mga unog litsyoning mga SDA na si Leo Arama. No? Rintown jud kanila. Rinitan jud kanila. Nino Fernandez. Mata at matanda. Pariho lang naman father na tao. Si Kwati Iparis anak pa der. Budbuder. No? Si Real Fox Abala. Okay. Yummy kayo na, Father. Paborito na sa mga Katoliko kita taon. Walay pili, basta mukhaon. He, God created everything para sa iyang katawhan. Nako, Father, lamian ang litsong biik yan. Pero baboy pa rin yan. Si Wilma Hidalgo. Totoo yan, baboy pa rin yan. So, pwedeng pumatay ang bata kasi hindi pa ito tao. Galing talaga ng logic, no? Oh! Nay, sabay sa kahit biik pa yan, baboy pa din yan. Parihara sa bata, bisan og bata na siya, tawag gihapon na siya. Uy, synonymous na sa barista, gamita po ang inyong common sense, no? Aron sweeto ba? Si Bacalas, natabasahon ang mga negative. Si Vinvin Piloton po yun. No? So maraming salamat, mamaya mga kapatid. Itatakol natin yung blasphemous act ng mga ginagawa sa Paris Olympic, mga kapatid. Bigay tayo ng theological comment at biblical comment po. Mamaya po ha, before 3 siguro. Okay? So, fight Ti Maria at attack safety with a humble heart po. God bless.